Yan ang kakaiba nila. Hindi niya kailangan ng kape, kaya ang taong bayan ang kakape sa kanya. Yes, Leni! Pwede sila kayong kape-kape kung sino-sino. Palibasa may mga photo sila, si Pipi Leni walang photo, pero tatayo yan at lalaban yan dahil nasa dahil ang bayan ay nasa likod ni Pipi Leni. Ay, lang yun ang kaan! Ikaw naman, oh! Lakalang parang lasing yun, eh! Alam mo, hindi naman po dapat i-memorize yun, di ba? Hindi na rin po itinatanong ang mga bagay na obvious. Hindi nag-joke yung... Hindi po nag-joke. Lagi pong seryoso si BP Leni sa trabaho niya. Malumanay. Napakamalumanay. Hindi mo kailangan magpuro, eh. Lahat po ng pambabastos ginawa na sa kanya. Pero, matibay niyang hinarap ito. At buong puso niyang pinagsilbihan ng mga Pilipino. Yes, Leni! Kami lang porsyento na po yung pagkakalam natin na pagkatanalo po si Leni. Pasensya na po kayo. Wala po kami sa kanyan. Ang alam po namin, nagpunta kami dito sa kanya-kanyang lupa. Ang namin alam po na lang kami nagkita-kita. Ate, kilala bang sa akin? Alam ko, beautiful ka. Pero syempre, mas beautiful ka. Alam mo, makakaisa ka, ate. Ate, ako matatanggapin naman. Mas beautiful ba? Ano yung bilang ni Madam Leni sa survey? Alam niyo, ganito po. Wala yung survey na yan. Ang kinakapture ng survey is over 1,000 individuals. We are 120 million Filipinos. Yes, maraming po kayo si Madam Leni. Maraming po kayo. Inabot po natin ang dollar, 5 pesos noong 1984. Pagkatapos noon, naging 20 pesos, naging 30 pesos, umabot ng 50 pesos. Pero ang piso natin ay piso pa rin. Sisisi pa ba natin kay Marcos yun? Magkano ang utang? Utang, bilyon, pagpupunong isa, trilyon. Hanggang sa ngayon, ilang milyon na, ilang trilyon na, 9 trilyon na utang natin. Baon na tayo. Sir Danilo, so, sisisi pa ba natin kay Ferdinand Marcos yun? Di ba? Bakit hindi natin sinisiya nga po nung halayin at patayin ang mga Pilipino? Bakit ang isang tao, ang isang presidente, former president na marami nagawang proyekto sa Pilipinas, ay lagi natin sinasabing diktador, pero bakit si Hitler at ang Japanese Empire, hindi natin balikan ng history? Di ba? Sasabihin nila, magnanakaw, mamamatay tao, bakit hindi nakukulong? Diba? Meron nga kayong magaling na former senator eh. Mga senator dyan na nakasuhan na, nakulong na ng rebellion. Diba? Yun, pero nananalo pa rin. Diba? So huwag nating i-prejudice yung tao. Kung siya man ay may kasalanan sa batas, kayong mga kabataan, millennials na nanonood dyan, kung si Bongbong Marcos ay may kasalanan, ang pamilya Marcos ay may kasalanan, matagal na silang nasa piitan. Di ba? Paano sila nagkaroon ng kasalanan? Kasi, nag-hearing nang wala sila dito. Pinalaya sila. Sa Pilipinas, tapos i-hearing. Tapos ano, nanakawin yung mga paintings, yung mga ari-arian sa Malacanang. Tapos makikita mo, isinusubasta. Sino ang magnanakaw?
kung may ill-gotten wealth at sinasabi nila na nakapris ang pera ng Pilipinas at yun ay sa Pilipinas, bakit hindi ibinabalik sa Pilipino? Gusto nila ibalik sa bulsa. Asa ng 1 million? Sir, di ba mga akin, nagtakbo ng yaman na 3,500 tons na ginto at na balak nila kita ilagay that time sa angkot si mga senador at ang dating Pangulo Binigno Aquino that time. Okay. Ano mo ba yun? Okay, sa mga ganyang issue, no? So let the court handle that. So tayo, bilang ano, bilang mga mamamayan, bayaan natin ng korte ang mag-decide dyan sa mga ganyang pagnanakaw na nila na yan. Ayaw nating mag-prejudice ng tao. Kasi tayo, bilang simpleng mamamayan na Pilipino, ang nakikita natin is actual na kumumuhayang natin. Ayan si BBM, mga kababayan. Grabe! Presidente, bombom, bombom.